Naging auditor rin siya ng Crisis Community at now member ng Council of Stewards, COS, and Elder, hindi ata bagay Elder. Tinatawag natin by default Elder kapag ka-COS, pero sa kanya hindi ata bagay ang tawagin Elder. But member of the Council of Stewards, in charge of World Ministry. Brothers and sisters, let us welcome our very own sister, Beatrice Jariol. Good morning! Morning! Anong title ng talk ni Brother Rick? Anong title niya? The Best Love or the Plan of His Heart. Kaninong heart? Kay Jesus. Kung heart ni Jesus, anong basis heart? A loving heart. So God loves us. Amen! So, mesmerizing morning. Nakakaiyak. Kasama ba sa plano ni Lord yung magkakasama tayo ngayong umaga? Yes. Amen. So, we thank the Lord for this morning. And ako din, ako naman ang mag-share sa inyo ng buhay ko ngayon. Ang isi-share ko sa inyo luma ng istorya, it's in past, may past life. Pero sa dami kong pwede kong i-share sa inyo, ito yung pinili ko. Ito yung naging leading sa akin. Dahil ito yung may pakinabang sa buhay ng mag-asawa. And my prayer is that my sharing, my past life, be a blessing to you. Amen! Amen. Yun ang prayer ko. Dahil ito sa i-share ko sa inyo. The plan of his heart. Sinabi ng brother yung scripture that God has his promises of his plan. Jeremiah 29:11, it says, I alone know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm. A plan that you hope for a future that you hope. Amen. So, let us share. February 1995, nung kami finally na-invite matend ng every weekend. And yun, tanda ko yun. In February 1995, after gumagrate kami, ang tawag ko, sunod-sunod ang reunions. Hanggang sa madali kami nakapag-grand reunion. And after that, nag-member kami ng council, yun yung COS natin ngayon. And lahat ng activities, lahat ng reunions, reunion namin, reunions ng ibang klase, lahat ng events, yung mga Christmas party, yung mga family day, youth day, lahat ng events na hindi nandun kami. Minsan hindi ako pwede, pero yung brother husband ko, nandun siya, umaten siya. Kasi na-in-love siya sa mga activities na in-love siya kay Lord through this community. Mahal na mahal namin itong community na ito. Palapakan niya natin ang Christmas! So yun, 1995 nang nakapag-randing niya na kami. The next year, member na kami ng council. And then the next year, dahil nakapag-randing niya na rin kami, na-assign din kami mag-shepherd. E gaya niyo, Brother Choi, Sister Jenna ba? Tama? Yun. So yun. That is the next year, 1996. But 2 months before na mag-schedule ng pa-ending natin, even before that, mayroon siyang nararamdaman na lagi niyang hawak yung maliwa ng bibig. Paganyan. So, nakita ko may bukol under his nipples. And just mga around 2 months siguro before yung schedule na pa-ending natin. Before that, mayroon akong pamangkin na pinapa-hospital kasi nakatira yun dun sa kapatid ko pero hindi ko kayaan ng kapatid ko sa pinasa sa akin. Meron ako kapatid na broken family, apat ang anak. Yung dalawang anak noon, nandun sa isang kapatid ko yung isa, nandun sa isang kapatid ko yung isa, dalawa sa akin. Pero yung isa na nandun sa isang kapatid ko, rin kasakit, pinahospital, hindi niya makaya.
pinasan niya sa akin. So ako ngayon yung kakargo ng pamangkin ko. My brother husband, sinasabi ko sa kanya na patingin tayo, ayaw niya magpatingin. Eh, taong ganun, di ba? Ayaw mag-check up, ayaw magpatingin sa doktor. Pero makapa-hospital ko dun sa pamangkin ko, meron akong nakilala na napakabait na doktor, napaka-inuman na doktor. Siya yung laging nasa ilaw ko, paying doctor! Yan, so-so. Tapos nung makita ko siya, punong-punong tao sa kanya kasi makakabuti ng doktor. Pag-uwi ko, nalito ko yun sa kanya. And that was the time na convince ko siya na magpatingin. To make it short, na-diagnose po siya ng breast cancer stage 4. That was like mga around 2 months before the weekend. So yun. And yung minsan may mga pagkakataon, nagkakataon talaga. Yung schedule na yung weekend, yun din yung hindi naman sinasadya. Yun din yung nakaschedule na o-operahin siya. Ang prayer meeting natin is Thursday night. Ang operation niya is Thursday night. Yung MUV yung naka-schedule the next day, Friday. So Friday night, nasa isip ko yung prayer meeting natin sa Stella Maris, pero nandun kami sa ospital kasi naka-schedule yung opera niya. Ang operasyon niya, sabi ko nga, minsan ang pagkakataon, ang prayer meeting natin is 8 o'clock, yung operasyon niya naka-schedule 8 o'clock din. So siguro mga 7:30, sinundo na siya ng stretcher at sinamahan ko siya sa operating room. Pinagin ko siya doon, kinausap ko sa galing ng doktor. Tapos iniwan ko na siya. From there, dumiretso ako sa chapel para magdasal. Doon nakaluhod ako. Hanggang sa napagod ako, umupo ako pero nandun lang ako. It was like soaking prayer na mag-isa lang ako habang nasa operating room siya. Hanggang sa pinatawag ako ng doktor, tapos na. Pinatawag ako sa operating room ulit at pinakita sa akin. Ito yung tinanggal ko sa kanya. It was like more than a kilo na flesh mula sa dibdib ni brother husband. Yung bukol na nandun under his nipples, kasama ng nipples niya, yun yung pinakita sa akin. So yun. Pero after that, yun, siguro ay isang lang namin siya balik na sa kwarto. So yun, hinitay ko niya sa room. Hanggang sa pinalik siya doon, siguro mga around 10 past 10 o'clock. Hanggang sa nagkamalay na siya ulit, nagkausap kami. Paano ba ang mag-shepherd dahil bukas at weekend? Napag-usapan na namin yun. Sabi ko sa kanya, diba, ano, mag-back out pa tayo kasi yung sitwasyon ganito, ayaw niya. Gusto niyang mag-shepherd. So yun, tutuloy. So ang usapan namin, after ng operation niya, hanggang ako, hanggang kausap ko siya, conscious na siya, nakita kong okay naman siya, iniwan ko siya doon sa sister ko, nagbantay mo na sa kanya, dahil okay naman siya, wala namang insight na ano dito sa dibdib ang tinggal, so walang inner opening. So yun, akong sunod, yung analog ng cellphone ay malaki. Na kahit saan ka sa Pilipinas, pwede kang tumawag sa kang beeper. Yun ang lagi kong dala-dala. So yun, nakausapan namin, nakausap ko na siya, conscious na siya. Around midnight, uuwi ako para mag-check ko naman yung mga anak ko na nasa second year and third year high school ng mga panahon na yun. First year, second year. Nasa high school ng mga anak ko, naman anak namin. And mag-prepare para sa kinabukasan and the weekend, ako pupunta ng Tagaytay. Sa Tagaytay ang paklase ng kagaya ng klase niyo. And so, in the morning, yung mga anak ko nakita ko. So, kahit sinundo ng school bus, tawag ako sa ospital yung doktor dahil sa napakabay niya. Thank you, Lord, all my life. I give thanks to God for that. Pwede ko siyang tawagan kung sabi niya, anytime, call me or send a message dahil may beeper naman. So yun, na bago ako umalis ng bahay, nakatawag na ako sa doktor, kausap ko na din siya, at yung mga anak ko, nakapasok na. So, lahat na naman ang Tagaytay, pero na pa ay weekend. Dahil yung magkaklase, ay yun ang magiging mga flock namin. So yun, nandun sa paklase, yun, habang nagkaklase, dala-dala ko yung beeper ko at saka yung cellphone ko, and para maya-maya, tumatawag ako sa doktor, tinatawag ako yung pari namin, napatitinginan ko na, in-observe ko yung mga magiging flock namin. Tapos,
inikutan ko lahat ng areas of concerns. Sa conference room, nung kami ang graduate, pagkatapos namin mag-NDPL, yung sunod na pa-assign at yung mga sumunod pa, kami yung mga naka-assign. Kami yung naka-assign sa conference room lagi. That was for more than a year. Pero yung kami na ang incoming chapter, inikutan ko ang lahat. Yung gumagawa ng directory, yung gumagawa ng program, kasi pagdating ng program, ako din ang mag-host. For many years, I've been hosting the programs of our community. And then, yung kitchen, okay ba yung pagkain? Kasi may mga time na yung venue, sila ang nagluluto para sa akin. Pero may mga time na ang sponsoring class and the oxys, yun ang mga nagluluto para sa kakainan. So yun, iniikutan ko yung lahat kasi ino-observe ko ang lahat. Mapag-observe ko talaga ako. Kaya yung mata ko kahit dito nakatingin, nakikita ko yung nandun. Ni-observe ko lahat kasi kami na yung incoming para pagdating ng magpapaklase na ulit, kami yung sponsoring. And by then, yun, to make it short, binalatang ko yung mga flak namin, natapos yung paklase, nausap ko sila for the incoming reunion, then was back to Manila. Yun, nag-uwi, mabalikan ko sa hospital. 2 days after that, lalabas ko siya, ayun din siya. Okay naman. I can only thank God, salamat sa Diyos, sa energy. Na-imagine niyo yung ginagawa ko. Salamat sa Diyos sa energy, physically, mentally, emotionally, and sabihin sa lahat, spiritually. Yung pag-ihilos ko sa sitwasyon namin. I thank the Lord, and all my life, I will thank the Lord for that. So back to, nailabas na siya sa hospital, na okay naman siya, almost back to normal. Nagpapareunion kami dun sa mga flock namin. That was 1996. And then back in 1998, umaalam kami, umaalam kami ng prayer meetings, ng mga activities ng community natin. And then 97, schedule siya ng chemo. So nagpapakimo siya in 1997. And okay pa rin naman, umaattend pa rin kami, as usual. And 1998, yun, medyo nakaramdam na siya ng napanghina. There was a time na medyo disoriented na yung kanyang pag-iisip. Although sinasama mo pa rin siya, dahil gusto niyang sumama sa mga activity ng community. Mayroon tayo dati yung tinatawag na PDRSAL. Yun yung light cell group natin ngayon. Pero ako nag-active lang nung araw, Cubao. Kasama ko yung mga family members, Sister Susan, Brother Ed, Sister Leo, Brother Manny, Brother Fred, Sister Marie, sila Angie, kayo, hindi nyo nakilala yun, di ba? Yun kami, nagbibigyan sa the light groups, the light sun group of the community, kami lang yun. Doon pumupunta din kami. And the bibigyan sa, siyempre, nagsishare yung Bible study, yun, nagsishare. Sumasama siya sa community, kami na nilang na, sa bibigyan sa, sumasama siya, kahit nilang na. Sa ilang mga pag-sharing namin, may sinishare siya. But before that, isang umaga, sabi niya sa akin, after kami ng breakfast, at nakalis na yung mga anak namin, sabi niya, halika. Sabi ko, nag-aayos ayos ako sa diet, sa kitchen. Sabi niya, halika. Tapos lumapit ako, sabi ko, bakit? Upo ka sa tabi ko. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, huwag ka magagalit ka. Sabi ko, bakit ka magagalit? Sabi niya, kasi nananihip ako. Eh, ba't ako managalit kung nananihip ka? Sabi niya, kasi napanaginipan ko yung anak ko, ikakasal na daw siya. Sabi ko, alam ko, may anak siya sa labas, outside of our marriage, yun yung hindi ko pa siya kilala. In 1991, there was that gulo naming dalawa dahil na-discover ko yung latest niya na meron siyang anak doon na bata pa, siguro 2-3 years old in 1991, na yun yung medyo nagalit talaga ako. Pero yun lang ang alam ko. Yung unang mas matanda dahil hindi ko pa siya kilala at saka yung bata pa in 1991 na kilala ko. This time, yung sabi niya, upo ka dito, wag kang magagalit. Sinanaginip ako yung anak ko. Sabi ko, bakit? Ikakasal na daw yung anak niya. So sabi ko, ang nasa isip ko, yung eldest niya, na hindi ko pa siya kilala. So sabi ko, ay, kasal na siya. Eh di, okay. Ilang taon ba yun? Sabi niya,
Paedad ni JD. JD is our eldest daughter. So, ibig sabihin, nung binubuntis ko yung eldest namin, may buntis din iba. Get it? Ang saya. Pero, that time, God is an amazing God. Hindi ako nag-react ng nagagalit. Hindi ako nag-react ng masama ang loob. Ang God puts this growing faith in my heart na intindihin ko siya kahit ano pa yung mga nagawa niya in the past, kasi yung sitwasyon namin, naiintindihan ko na pwede, alam ko kung saan pwede papunta yung sitwasyon namin. So, tinanggap ko lang yun. Ano sa bintiya na saan namin na sumasama siya, meron kami sharing na meron na lang siyang nire-reveal. Iba na lang ang anak sa iba na lang ang babae. Hallelujah. Ang saya. Ilan na yun? Tapos, the next na sharing na naman namin, meron na lang siyang nire-reveal. So, sabi ko, Dad, okay lang. Okay na ako eh. Sabihin mo na lahat. Kasi para sa akin, ready out. Para malilis ka sa any guilt na meron ka sa loob. Para sa akin, ito sinasabi yun. Inside my head, in my heart, yun ang sinasabi ko na, that okay na ako. Sige na, ano ba? Meron pa ba? Sabihin mo na lahat. And those times, I could remember clearly in my head. Ito si Sister Susan, dahil magkakasama kami sa Pindia Razal, pag tingin ko, iyak na iyak. Sabi ko, ako pa, sabi ko pa, bakit iyak? Sabi niya, kasi malulunog talaga ang Diyos. Kasi kung ako ang nasa lugar mo, di ko kaya yan. Hindi ko kaya yan, huwag ko yan. Hindi niya kaya kasi yun na yun. Lima ang anak ng brother husband ko sa limang babae. That was before the day na na-discover ko ang anak ko, isang eldest, may isang na-discover ko noong 1991. Pero yung naging buhay namin bilang pag-asawa, yung naging member kami ng Christ in Us, so yun yung naging takbo ng ano namin. I pray and I thank God na sharing this with you. There could be God's grace of wisdom to hear niya. Hindi ko alam ang mabuhay niyo, but ganyan na niya tayo ng trials. So yun ang naging ano namin. Yun ang naging buhay namin from there. Hanggang sa, yun nga, 1998, medyo nanghihina na siya. The last time na sinama ko siya sa prayer meeting, hawak ko siya from the back. Yapak ko siya from the back. Yung tubot ko, sa likod ng tubot niya, habang niliyakap ko siya, ganun ang paglakad para lang isama siya sa ceremonies. That was the last time na sumama siya sa prayer meeting natin. And eventually, nangina siya, disoriented na, hanggang sa naging bedridden, sabi sa akin ng bilang ko, buti kaya mo. Sabi ko, Ma, hindi ko makayagin, paano pa? So yun, and to make it short, in 1999, kinuha na siya ni Lord. In 1999, this way, pinahanap ko doon sa mga kakilala namin, sa mga common friends namin, yung nasan ang mga anak niya, kung alam niyo, kung pwede makita nila, yung gano'n nila the last time. Sabi sa akin ng boss ng kasawa ko, ano ka, Matthew? Alin naman dito sa tabi ko? Sabi ko, bakit po? Anong pinagagawa? Ang pinapahanan ko yung mga ng asawa mo? Sabi ko kasi po, but I understand. Kasi iba na yung puso ng Kristiyano. Yung pagtatanggap mo ng mga masasakit, by His grace, hindi maintindihan nung ibang tao na wala pa doon. And thank you, Lord, for the maturity. Yun yung ano, ibang tao naman, dumating doon, mga kaibigan namin madalas na ang bunga nila sa akin, ang approach nila sa akin. Mare, babes, magkano ang insurance? Sabi ko, wala. Relax. Eh. Kasi 96, 97, 98, 99. So yun.
Brothers and sisters, sister wives, honor and respect your husbands. Mahalin sila, respeto sila, submit to them. And brother husband, mahalin at alugain si sister wife. Kasi in this time, sooner or later, one day, all of us, one of you, meron tayong love letter ng pakase. One of you, one of us, everyone is candidate, isa, mauna. And while we are in this life, ang sabi ni Lord and His words, Ephesians 5, verses 22 to 25, pakibasa po. Wives, submit to your husband as you do so. Love your wives, just as Christ loves you. Keep each other. Amen. Amen. So yun. Para when that day comes, sometimes hindi sa isang kaibigan, hindi kanino man, kay Lord mo lang sasabihin, thank you God, I did well by your loving grace. Kasi katayanan lang natin yun by His grace. Not by our own mind. Kinaya ko yun. Yung mga pinagdaanan na sinasabi ko, siguro, yung iba sa inyo, na nagsising sa inyo yung sinishare ko, siguro yung iba hindi. But it wasn't easy. And then so, nung buhay siya, nung okay pa ang lahat, he was a good provider. I was a spoiled brat as a wife. Nagsashopping ako every week, nagpo-fine dining kami every weekend. Hindi ako mamalengke, nag-grocery lang ako, sa ito ng aircon na masarap. Nagluluto siya, spoil ko ako. Kung meron daw akong nakakasama mag-overnight, kasi sabi sa akin, masyabing ang tao. Kasi from suot ko, hanggang sa nakasabit na patron at tuwalya at yung bedroom slippers at kung ano pa, makikita mo na mahilig ako shopping. Spoil ko ako, sinabi ko lang to dahil ang in-emphasize ko dito is maybe it's a spoiled wife. Eh, nung nawala na siya, kumusta na ang buhay? Paano na ngayon? Wala na siya. Wala ng insurance. Dalawang anak. Nasa third year at fourth year high school in a private and exclusive school. Paano na kami? Sure ball. Hira po ang buhay. So, gumagraduate yung gagraduate yung isang anak ko, nang kaming tatlo lang. Gagraduate yung isang anak ko, nang kaming tatlo lang. I have to get back to work. Ang first job ko po, gumagraduate ako, graduate din po ako sa isang private exclusive school. At naging thesis ko is, yung iba sa inyo remember din, maaalala nyo to. Maganda pabihing bayan. May program na ganyan noon. Yun no ang first job ko, kasi yung thesis ko yun noon. And then applying for a job was not that hard, ayaw yun ang thesis ko. But yun yung 1990, nakaputukan ng gera sa Iraq at ang gulo-sulong. Sabi ng nanay ko, yung lakas ng loob mo, kilala kita kasi anak kita, yung lakas ng loob mo, sigurado papadala ko ng Channel 2 doon, kung hindi yun sa Iraq, doon sa gulo. Eh, parang makakakan ng bala, kahit ikaw na bala, naliliping mga anak mo. Narinig ng asawa ko yun, sabi, o nga, tumigil ka na. Kasi pinatigil ako. Hindi ko ayaw kong tumigil sana kasi first love ko yun eh. Yun yung first love ko for a job. But then, my priority is my family. Alam mo ba yun? Our priority, our first community is our family. So yun, tumigil ako. And after that, meron kami yung family friend na sabi, anak, matatanda na sila mag-retire. Anak, magpupunta ako ng travel agency. Pwede kong samahan mo itong mga kaibigan mo, yung anak nila, na ipatakbo natin ng travel agency. Sabi ko, sige po. So sinubukan ko yun, nalilapit. Ako yung pinagdala for meetings with the airlines, with the hotels, with the resorts. Kasi mas proud sa akin yung mga anak nila. Mayaman sila. So yun. So after nung nawala si brother husband, I have to find a job. The plan of God, mabuti kahit na first love ko yung nasa media ko, umalis ako doon, napunta ako sa travel agency. Nung wala na yung brother husband ko na maghihirap yung buhay namin, then I'll fall back to work in a travel agency.
sa family ko. Kasi working with the media, kahit na nilalagnat ka, kahit na inaapay ka ng lagnat, kung yung segment na ipapalabas ay sa'yo, kasi ang trabaho doon yung mga behind comes interview. Yung segment, yun ang segment ko, kahit na nilalagnat ka, dapat nandun ka. Tsaka dadating yung mga guests na in-interview mo, dapat nandun ka. Pag yun ang ginawa ko, after nung nawala si Brother Husband, hindi ko maintindi yung mga anak ko. I care and I love them so much. My two daughters. So nangyari, balik ako ng trabaho sa travel agency. Habang pumapasok ako sa trabaho, minsan naglalakad ako, nakaporma, kasi hindi pa ko malaman. Pero naglalakad ako, naisip ko yung budget ko. Alam niyo ba, maraming araw pinagdadasal ko habang naglalakad ako. Lord, sana mayroong maraming pera na lalagyan ng 500 o kaya ng 1,000 para pangkatay sa budget ko. Kasi ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay, kumulang na yung budget ko. For many times, pinagdasal ko yun. But later on, God made me realize, anak, that is not what you're worth. That is not how you're worth. Naghirap ako later on in life, I had a friend. Alam niyo yung nangyayari sa akin, hindi ko na malayan muna, pero na-realize ko, sinusubaybayan niya ang buhay ko, dalawa sila. Yung isa sabi, kilala kita eh. Kumusta ka na ba? Huwag mo nang sagutin. Ano mo nahihirapan ka? Ito. Kita na yun. Isang ganon na puro ginto. Ito, isang tla mo. Makatulong sa'yo. Siguraduhin mo lang tutusin mo. The other one, kinumusta ako. What is your bank account? Sagot ko ang 1 year rental mo. Yung pinagdadasal ko na sana may nalaglagan ng 500 pesos, may nalaglagan ng 1,000 na madagdag ng budget ko. Later yung pinarealize sa akin ni Lord, that's not how you're worth. That's not what you're worth. You are so precious to me. And so you are. We are. We all are. Bakit kung sinishare sa inyo yung buhay ko sa nakaraan? Dati mo kung sinishare ko ito, umiiyak ako. Ngayon, umiiyak ang puso ko na lang. Pinagtibay na ako ni Lord. And I thank God for that. Thank you, Lord. Hallelujah. Just like Brother Ray. Brother Ray, hindi nagsishare yung araw. But then now, actually, sabihin ko ba, actually, gusto niya talaga mag-share ng pagpalitan sa akin. Ako daw ang mag-pag-giver. Share. Sabi ko, in my studies of the Word of God, I honor the leading of the man in doing the things of God. Kaya dapat, ikaw mag-talk-giver ako ang sharer. Pero lahat gusto niyang mag-share, na-share niya pa din yung buhay niya. Palapakan na natin si Jesus sa kami po ng ito. Thank you, Lord. And so, life must go on. Nag-graduate yung mga anak ko, nakapag-enroll kami, tiga-SMCT kami, tiga-Kamias kami. We, sa in God's goodness, okay naman ang buhay. Ang mga anak ko, okay naman ang mga grades. Actually, scholar yung isa, medalist yung isa. So, nung rumami sila ng high school, nag-ano kami, nag-entrance kami, Ateneo or UP. Parang mong waitlisted. Sabi sa akin ng isang member natin na wala na, si Brother Nandine Kaluwag, if you are applying for Ateneo at mga waitlist yung anak mo, approach Father Kaluwag. Just tell him, I am a family friend of Brother Nandine. He is my first cousin. You won't have a problem. Pero ang mga anak mo, salamat sa Diyos, I brought them up so loving and so with care, but with discipline. Wala akong masabi ng sinabi sa akin ng anak ko, ma, hindi tayo mag-enroll ng kasi gusto natin ng mayroong gagawang hindi niya masabi yung word. Ayaw niya ng may padrino. Dapat yung kung ano yung pinaghirapan ko, na-waitlist ako at hindi natin pahintay, tara sa iba.
So making sure, naging panahong sa lista ko yung mga anak ko. They're both graduates of the Sal. And then before you married yung eldest ko, hinamay na siya ng FM station ng Channel 7, if you remember campus radio. Doon siya nag-umisa. And then, yung anak ko naman kunso, bago siya primary, bago natapos yung, nung natatapos niya yung board exam niya, bago graduation, ganun din, natawagan siya ng mga companies. Ako, medyo sabi ko, paano mo natin tinatawagan mo ng company hindi ko dumagay? Hindi pala, may mga contact sa database, may access sa database ng ibang companies, ng ibang schools. So yun, nakapagtrabaho na yung mga anak ko, nagpisa na magtrabaho sila. And to make it short, life is getting the better of ours. Umayos-ayos na ang buhay. Bumabalik-balik na kami sa pagiging kung ano yung ano kami dati, although it's not that easy. Subukan namin yung nila sa maliit na. Dating, sabihin natin, ginawa na lang na bodega, inayos na lang para magdala namin, inayos at doon kami tumira. Natira kami sa isang depressed area. Si Sister Susan, alam niya yung inahatid nila kami to ni Brother Ed. Sa isang lugar na hindi ka maniniwala, kilala ko ng araw sa Sister Base, dito kayo nakatira. Pero after that, God is so good. He has plans for all of us. Plan to prosper and not to harm. God is a good God. Amen. So from there, nagkaroon ako ng maliit na sariling office dahil pinanako sa akin na tutulungan ako. Hindi nagbubuon yan kasi yung pinanako sa akin hindi ni naman ginawa. I don't want to say bad words, pero ang totoo nun, ako pala yung pinagbabalakan na gamitin. So, may nagsabi sa akin, mag-ingat ka sa mga tao at tumutulong sa'yo. But, doon yung time na yung isa sa mga kaibigan mo nagsabi, alam ko yung nangyayari sa buhay mo, sagot ko ang 1-year rental mo. Gracia ng Diyos, awesome surprise, when you don't expect it the most, dumadating. So yun, hanggang sa umayos na na ang buhay namin, hanggang sa yung best friend ko, si Lori, sabi niya sa akin, yung video wala, kumasyal ka nga dito. So bumahan mo naman tayo yung visa, pinadala ng mga supporting papers. Nag-apply ko ako, hinry ko po na mag-apply ng US visa. Mayroon siyang mga pinadala sa akin ng supporting papers. Pero kahit naman isa, wala namang iniisapan na niya kasi binigyan ako ng visa ko. I have visited the US. And kahit po, isi-share ko yung kabutihan ng Diyos sa mga tao, mga nakakasalamang ako. So what I'm sharing with you, lahat tayo, dadaan ng mga pagsubok, lahat tayo will go through trials. Walang magsasabi na maniniwala ako mayroong isa dito na hindi dumaan ng pagsubok. Pero habang dumadaan tayo ng pagsubok, pwede bang mataas niya yung kanyang kamay? Itapit sa kaliwang muna. We were just under construction. A work in progress pag dumadaan tayo sa trials. Because, and since God is a good God, taas na lang kamay. Tapigyan ulit dito, sabihin. With closed eyes, thank you, Lord, for I am your beloved masterpiece. And His plans. We just need to have an active relationship with the Lord so that there will be times na kailangan natin intindihin kung ano ba yung mga isa may messages sa atin. And having an active relationship with the Lord, matutunan natin to live righteous ways. Matutunan natin to live loving more. Hallelujah. So my message is as short as it is. I encourage you to have that active
relationship with the Lord. Can you join me in a short prayer? And we just bow down our heads. Almighty Father, loving God, thank you for this day. We thank you, Lord. Thank you, personal thanksgiving. Enable me, empower me, equip me to share my life to these people in a prayer that it will become a blessing to them. Thank you, Father, that we pray that you bless us indeed to have an active relationship with you. That kind of relationship that will transform us from the inside out. Teach us your ways, O God, that to have an active relationship with you, we would learn to have that regular prayer time, a personal prayer time, to keep in touch with you, with your words, through the scriptures. Bless us, Father. Strengthen our faith. Help us to love others as you love us. Help us, bless us to forgive as you forgive us. We thank you. We praise you. Thank you, Lord, that for this day and onwards, thank you for making us realize that you have that loving plan for each and every one of us. All these, Almighty Father, and the most holy name of Jesus, in Jesus' mighty name, we give you thanks, we give you praise, honor and glory that only belong to you. For you alone deserve, you alone are holy, you alone are worthy, our one and only Most High God, our omniscient, our omnipotent, omnibenevolent God. Glory, glory, glory. Okay, thank you so much, Sister Babe Jariol. Napaka-touching yung kanyang story at sharing. Nadala tayo, no? Pati siya, nadala. Talaga namang very inspiring. So I'm sure that you are getting, you know, a lot of things, no? Na pagyayaman yung experiences ng ating mga brothers and sisters sa community. This time, brothers and sisters, meron tayong group sharing. So meron na tayong grouping. Si Sister Babe will show the grouping. So we can join yung bawat grupo po natin. Ito po si Group 1, si Sister Mary po, and Sister Helen Reyes. So, nandito po yung mga pangalan nyo. Please join them now.